So, paano na ang gagawin natin? Nakatanggap tayo ng final decision on disputed assessment at kinoconfirm dito na yung 73 million original assessment ng BIR ay naging 5 million. Pagkatapos, iniimbitahan ko kayo. Kayong mga nakikinig, nanunuri at nanonood nito. Sumali na po kayo sa aking Tax Bookkeeper Organization. Ito po ang bagong business o industriya. So kung traditional bookkeeper ho kayo, mag-isip-isip po kayo. Nagsiship na po ang mga taxpayer from traditional bookkeeper, traditional accountant, traditional lawyer, sa tax lawyer, tax CPA, at tax bookkeeper. Ang tax bookkeeper po, nasa red ocean tayo because maraming tao ang nag-o-offer ng bookkeeping. Pero pag nasa tax bookkeeper ho kayo, nasa blue ocean ho tayo because bihira ho yung mga bookkeeper na marunong ho sa taxation. So samahan ho ninyo ako, mga tax bookkeeper, mag-register ho kayo sa Tax Specialista at kataxpayer.com. So, ang sabi ng BIR dito sa final decision on disputed assessment, ay nako, mamang taxpayer, pumunta ka ng Court of Tax Appeals o pumunta ka ng Commissioner of Internal Revenue. Yun yung sabi, sir. 5 million na. Ngayon, ituturo ko sa araw na to, paano marireduce yung 4 million na expanded withholding tax at anong gagawin natin dito sa documentary stamp tax. Ayan. So, dagdag kaalaman lang, tama ho yung ginawa nitong accountant na to nung nireceive niya. Magpagawa ho kayo ng rubber stamp. Marami ho yan sa mall. Mga digiprint, digistamp, ayan. Receive unconditionally by unauthorized person. Tama ho yun. Signature over printed name. Pero ang mali nito, yung signature niya dito niya nilagay. At saka yung pagkakalagay ho nito mali. Hindi ho dito. Dapat ang inunyur, somewhere here. Walang records. Kasi nga, ang nagre-receive nito, yung mga authorized. Yan ho yung ginawang technique ng BIR. So, dito kayo magre-receive somewhere here. Ayan. So, ang pag-uusapan ho natin ay napaka-importante kasi tuturuan ko pa yo na i-reduce pa rin itong 5 million pesos. Okay, yun ho yung lecture ko sa araw na to. Pero bago ho yan, tulungan ho ninyo ako. Meron ho tayong kaibigan, ito po ay si, yung may-ari ho nito, mapapansin nyo, nasa Facebook ho yan, si RH Livestock Corporation. Naghahanap po sila ng franchisee, ayan. So kung kayo ho ay OFW, wala kayong pera, o mga entrepreneur, wala kayong pera, pero gusto nyo magkaroon ng ganitong klase ng negosyo, ay let's join together. Magkakaroon ho tayo ng business tour. At kung kayo naman po ay mga businessman, alam mo ba ninyo na napakaganda ng inyong bylaws? Kung marunong ho kayong gumamit ng bylaws, sigurado ho ako, sir, na maiiwasan ninyo o marireduce ho ninyo ang BIR letter of authority. Siyempre, pag wala ho kayong BIR letter of authority, marireduce po ninyo yung inyong deficiency tax, di ba? Wala na, zero na yan. Turuan ko ho kayo, sir, ng paggamit ng tamang bylaws. Ayan. So, gawa ko ng lecture about that. And of course, para ho dun sa mga gustong maging bookkeeper, okay, iniimbitahan ko ho kayo kung gusto ho ninyo, ito ho yung second step. Maging member ho kayo ng Loyalista. Oh, nasa YouTube ho yan. Nasa YouTube. Pero sa mga ayaw ho, bumili na ho kayo ng structural na debit and credit. Alam ho ninyo, ang BIR at ang taxpayer ay nag-uusap po sa tax bookkeeping. Ibig sabihin ho ng debit at credit, yun lang
debit at credit, yun ho yung bridge na nagduduktong sa interest o personal na kaisipan ng mga taxpayer at interest at personal na kaisipan ng mga BIR. Nagme-merge ho sila doon. So kung mali ho yung debit at credit nyo, may components ho kasi ang debit at credit tinatawag nating accounting entry, meron hong 7 elements ho yan o ingredients. Kumbaga sa pagkain, adobo, may mga ingredients ho yan para maging adobo. Okay? So, bumili na ho kayo ng libro, 3,000 pesos lang po. So, sa mga gustong bumili, eh, pwede ho kayong mag-email sa katax.lovely@gmail.com. Okay? Or pwede ho niyo akong tawagan 0917-144-5999. O, yung ibang details ko nasa description below. I-discuss ko rin mga taxpayer kung minamahal itong problem ng mga franchisee. Alam ho ninyo, pag umorder kayo ng franchise sa isang franchisor, yan ho ay tinatawag na succession. Okay? So, merong law on succession at meron hong mga dapat kayong tandaan. Mga franchisee, magtatatag po tayo ng isang organisasyon na tumutulong sa inyo para maging mabuting franchisee at pumili ng mabuting franchisor. Okay? So, pag-aralan ho natin yung final decision on disputed assessment. So, sa 4 million, ito ho yung details. Ayan. So, anong gagawin dito? Ang hinahanap lang naman, sir, is 3 million. Yan lang naman yung problem eh. So, hahanap tayo ngayon ng 3 million. Eto, 3 million na kagad. So, check mo ngayon yan. Kung okay yan. Okay? Second, pwede nyong i-check ito. Okay, i-check yung rate. So, pwede nyo paglaruan yung taxable amount at saka yung rate. Ayan. So, pwedeng combination. Ito, it actually, ang iaano natin dito, ito eh. Ayan. Itong TW, itong dalawang to, TWA yan. Pwede ho ninyong questionin ho yan sa korte. Ano yung ko-question nyo sa korte? Yung TWA ay contrary sa law. Wala ho kasing law na nagpo-provide na mag-e-execute ang Department of Finance at ang BIR at i-identify nila lahat ng tao sa Pilipinas. Ganun ang ginawa eh. Lahat ng tao sa Pilipinas ngayon ay top withholding agent. Ganun ho yung ginawa. So, ako ho, naniniwala na bawal ho yan. Contrary sa law, public order, public policy. Kasi, but contrary sa law, sir? Yung top withholding agent, nagke-create siya ng obligations. Ang obligations, law only can, ang Congress, sa madaling salita, ang Congress lang ang pwedeng mag-establish ng obligation with the consent of the President. Eh, sino ba nag-establish ng TWA na isang obligasyon? Eh di yung Secretary of Finance with the recommendation of the BIR. So therefore, since hindi ho sila yung tamang tao o legal na tao, competent na tao na mag-organize niyan, therefore void ho yan. Eh siyempre lalaban ho ang Secretary. Hindi, tama ako eh. Lalaban ang BIR. Hindi, tama kami. Ganyan ho yun eh. Patitigasan yan eh. Patigasan na lang ng muka, siyempre. O, di, ano gagawin mo? Kung nakakuha ka, kaya nga nag-o-organize tayo ng grupo ng mga TWAs, kung TWA kayo, sumama kayo rito. I-demanda ho natin, hindi ko ibig sabihin i-demanda, pakulong, hindi ganun. Ang ibig ko sabihin, i-questionin ho natin yung inaakala natin na illegal na transaction na pini-impose sa atin ng Department of Finance at saka ng Secretary of Finance. Secretary of Finance at saka BIR official. Yun lang ho yun, sir. So, ano matitipid mo? 3 million. Gagastos ka sa lawyer, siyempre. So, kung kailangan nyo ng lawyer, meron tayong mga kakilalang lawyer, makakatulong sa inyo. Yung mga competent. So, kung ikaw na may lawyer, gusto mo matuto sa akin, kontakin mo ako. Okay? Turuan kita. Walang problem yon. So, ngayon, dito naman sa pag-usapan natin itong DST. Ayan yung DST, oh.
So ako, ganito ang strategy ko rito eh. Ako, pababayarin ko na ho yung taxpayer. 1,000. O yan, 1,000. Bayaran mo na. Okay. 10,000. Bayaran mo na. Oh. Itong related party, bayaran mo na rin. Eh, totoo naman yan. Saan niya kuha ng ano yan? Sa audited financial statement? Ibig sabihin, sir, kaya ka may problema dahil sa audited financial statement mo. Kaya nga, very particular ako, huwag kayong basta-basta susunod sa mga CPAs nyo. Eh, sila may kasalanan yan eh. Hindi naman yung may-ari ng company. Eh, ano ba alam ng may-ari ng company sa taxation? Ano ba alam ng may-ari ng company sa accounting? Diba? Wala namang mga alam yan. Grabe. Tayong mga CPA may kasalanan yan. So, anong gagawin natin? I-improve natin mga CPA sa ating competency. Yung skills natin, i-update natin. So, ang ako, strategy ko rito, ang maipapanalo natin dito, itong letter of credit. Eh, dito ang strategy, turuan ko kayo ha. Ito, sekreto ko. Okay? Pag may related party transaction at meron kayong ganitong assessment, ayan, ikaw yung in-assess ng BIR, 308. Wag na wag ho ninyong bayaran. Pero totoo yun eh. Eh, sir, due na yan eh. Wag mong bayaran. Yan ang suggestion ko sa iyo. Ano gagawin mo? Related party transaction, karelasyon mo yung party. Ibig sabihin, maaring sister company mo o mother company mo. Ano gagawin mo kung ikaw yung may ganito? Yung mother company mo ang pagbayarin mo. O kaya yung sister company mo, yung pagbayarin mo ng DST. Kasi there is a high probability na pagbayarin din yung sister company mo at saka yung mother company mo ng BIR. The same transaction. Siyempre, ire-record nito. Naka-record din yan sa libro eh. Related party transaction din. Kung parehas kayo ng auditing firm na ginamit, ganyan din ang gagamitin accounting title. So, yung mother company mo, may ganyang accounting title. Therefore, may ganyang documentary stamp tax na babayaran. So, para hindi madoble yung documentary stamp tax na babayaran, eh kasi yung BIR officials na nag-o-audit sa'yo. Hindi naman yung BIR officials na mag-o-audit sa company ng mother company mo. So, dalawang tao yun. Siyempre, hindi naman nag-uusap yan eh. Kahit magkakilala yan eh. Hindi nag-uusap yan tungkol dyan kasi merong law, section 270, na hindi pwedeng i-divulge na mga BIR officials yung kanilang finding sa kapwa nila BIR officials. Bawal yun. Makukulong sila ng 6 na taon. So, para ho maiwasan yan, wag ho ninyong bayaran, pabayaran ninyo, halimbawa lamang, sa mother company nyo. Tapos, yung binayad ng mother company nyo, yun yung magiging supporting documents nyo dito sa 308 million. So, ngayon, 308,000. So, ngayon, hindi mo na ito babayaran kasi bayad na. O, ganyan ho yung discarte dyan. So, all in all, sir, ang exposure nito ay siguro mga less than a million pa. So, yung 5 million na kinokolekta ng BIR dito, ay pwede pa hong ma-reduce ng 4 million. Again, hindi ho tayo pupunta sa Court of Tax Appeals, pupunta ho tayo sa Commissioner of Internal Revenue para mag-file ng protest. Ayun. O, mga bookkeepers, ang teaching natin ngayon is paano ang tamang tax bookkeeping sa pamamagitan ng paggamit ng BIR Deficiency Tax Assessment. Okay? So, kung hindi ho ninyo naiintindihan yung pinag-uusapan natin dito, ay ulitin lang ho ninyo itong video na to. At kung meron ho kayong pagkakataon, kalabitin ho ninyo yung katabi nyo ngayon. At definitely, may matututunan po siya pagdating sa taxation. Alalahanin ho ninyo ang BIR ho, ang gobyerno, through the BIR and other government agencies, specifically for, through the BIR, sila po ay investor ho ninyo. At ang investment nila ay nangangailangan ng return on investment 12% VAT and 25% income tax. So, all in all, ang kanilang equity, sinasabi nila,
is 37%. Mabigat 'yon. So ang trabaho ko po bilang tax specialista, i-reduce ho yung kanilang participation sa inyong business. Kaya ini-invite ko ho kayo kung meron ho kayong pagkakataon, pag-usapan ho natin together with your family ang tinatawag ko hong succession ng inyong business. Yeah, matututo ho tayo kay Pepe. RIP na ho si Pepe. Succession by a franchise or inheritance. Susunod ho natin ile-lecture ho yan. So with that, mga ka-taxpayer kong minamahal, peace and happiness be with you. Masayang negosyo, masayang buhay. See you later! See you sa internet!